Tanong ko lang po about yung sa ano, yung sa ano kasi dito po kasi yon. Yung mama ko po kasi mahilig po siyang lumapit sa mga albularyo. Konting sakit lang albularyo kagad. Tapos kasi may kapitbahay kami na sa amin na albularyo. Tapos yun nga, naging magkaibigan sila ng mama ko kasi doon siya lumalapit pag may sakit. Tapos gumagaling naman. Tapos yun po, nung umuwi po ako noong 2019 ng December, nagpatingin na po ako sa kanya kasi yun po yung sabi ng mama ko. Tapos may binigay po yung albularyo sa akin na isang maliit na bote na ewan ko kung ano ba yun, pero para siyang oil. Anting-anting. Oil siya, oil. Mm. Apo, parang anting-anting siguro. Mm. Kasi, yung laman nung parang maliit na efficacent na... May mga bato-bato. May kahoy na hisos. May mga hisos, may mga ugat-ugat. Yun ang ginawa ko noong una. Yun ang ginawa ko, mayroong cross pa, may cross sa loob ng grapa, bote. Grapa, opo. Tapos, sabi po nung is, yun daw yung may power, yun daw yung may power, tapos paprotektahan ka daw dun sa mga sakit-sakit, sa mga, yung mga buyag-buyag ba? yung mga barang-barang, gano'n. Barang, tapos, yung... Tapos may binigay din siya na maliit na parang senior na tanduay. Yun yung oil. Tapos ilalagay mo lang, i-refill mo yung maliit sa, yung malaki sa maliit. Tapos dun kukuha ng iinumin sa maliit na bote. Oo. Tapos yun po, dinala ko po siya dito sa Japan. Pag-uwi ko po dito, dinala ko po siya dito. And then, naubos ko po yung bote na... lumit naman po ng mga 40% yung bukol ko sa leeg. Kasi yun yung pinaano ko sa kanya, yung bukol ko sa leeg . Mm-hmm. Tapos po, naano lang po ako kasi, pag dinala ko po siya dito sa amin, dito po sa bahay ko, parang nag-iba po yung, lagi na po akong nananaginip ng gabi-gabi po talaga, wala po talagang mintis. Gabi-gabi po talaga. Yung panaginip ko po is lumilipad daw ako, pangapatay-patay ba? Ganun yung napapanaginipan ko. Tapos, parang nagbago din po yung ugali ko. Lagi na po akong galit. Parang yung sabi ng babae kanina yung sa live kanina na maghilak ang adlaw, dili masuko. Parang ganun po. Tapos po, yung asawa ko po dyan sa Pinas, hindi kasi siya naniniwala kasi bumili din po siya ng ganun, ng garapa. Yung sa kanya po, hindi kasi siya naniniwala. Nakita po niya yung live niya na punto-por-punto, pinahapon po niya sa basurahan. Tapos yun po, yung sa akin naman, after ng mga ilang buwan siguro, in-encourage na ako na manood ka nitong punto-punto kasi bumalik tayo sa Panginoon kasi mali nga daw po yung sa alboraryo ganun, saka yung sa bote nga. Hanggang yun po, na-encourage naman po ako. Yun po, gabi-gabi na po kami nanonood ng punto-punto. Yun po, tapos yung sa akin po is yung bote ko po na garapa, itinapon ko po siya sa basurahan. Kasi yun po yung ginawa ng asawa ko. Hindi ko po alam na meron para po siyang proper way of disposal. Kasi last week ko lang po nalaman kay Brother Wendell na meron po na siyang proper way of disposal na i-break consecration. Opo, yun po pala. Hindi ko po alam, sa sinapon ko lang po siya basta-basta dun sa basurahan. Then po yung sa mama ko po, yung kasama ko po is, kasi yung last week lang po, inano ko siya na, mama, itigil mo na yan kasi
yun nga, yung bawal po sa atin yan. Tapos mabalik tayo sa Panginoon. Tapos, yun po, na katagalan naman po, na ano ko na yung mama ko na, nadala siya. Nadala ko, napaniwala ko napaniwala po siya. Oo, na ano ko po siya. Tapos, yun po, yung sa kanya po is, ano, okay po yung sa kanya kasi binigay po ng asawa ko sa church, sa priest po. Surrender. Turn over po niya sa priest. Kaya, ayun po, okay po yan. Yung sa, pinag-aalala ko lang po kasi po is, yung sa amin po is, hindi po namin siya, yung proper way of disposal po ba, hindi po namin siya ginanon. Hindi po namin siya tinapon. Basta tinapon lang po namin siya dun basta basurahan. Tapos po, yung sa, tanong ko lang din po, kasi po yung mama ko po, kasi yung sa mama ko, di ba tinurn over na rin po niya yung sa kanya. Natatakot po kasi siya, kasi yung mag-albularo na po yun, dun po siya nakatira sa, kasi meron po akong boarding house na pinat dun sa amin. Yung isang kwarto dun po siya nakatira, malapit lang po, dalawang blocks lang po dun sa bahay namin. Tapos yung mama ko po, sa next block doon po sa kanto ng boarding house at tinitirhan nung albularyo is nandun po yung mama ko palagi kasi doon po siya may pinapatayo din po siyang mga boarding house doon. Kaya natatakot yung mama ko na baka malaman daw nung albularyo na tinapo na namin yung ano niya, bali parang bumitaw na po kami sa kanya, ganun, parang ganun po. Tapos po, ang isa po kong tanong kasi po yung lupa na pinagpatukuran po ng boarding house po is linagyan po ng mama ko ng coins. Ng ano? Dugo. Hindi po coins. Dugo. Yung galing po. Ah, mga oil na. Hindi ko po alam kung ano yung nilagay niya. Basta, ina niya dyan po. Nilubong sa ano? Sa bato siguro. Pinagbibingan. Linibingan niya po, parang sa anting-anting daw po yung parang pampaswerte ganun. Brad Dundel. Okay, salamat ka, kapatid. Una, ikumpisan ninyo yan. Ikalawa, i-denounce ninyo ang involvement sa occultism. At yun ang isa sa mga dahilan na ka-experience ka ng personal infestation. Yung personal infestation, mainitin ng ulo, yun, dahil sa contamination ng occult. Gumagaling man sa naturang gamutan, pero may epekto. Pakinggan natin si Father Jose Francisco Siquia. Because only God can expel. Kaya kapag pumunta ka sa albularyo, they don't use the name of Jesus at hindi silang papalayas. Yung ginagawa lamang nila is tinatabunan lamang ang spirit na umaatake sa tao. They subjugate that spirit. Kaya parang nawawala temporarily yung mga atake. Pero pansamantala lamang yan. Later on, magkakasakit uli yan after a few months at mas malala. Mas matindi. Oo, mas matindi. At hindi lamang yan. Pwedeng mag-iba ng anyo. Later on, sira-sira na ang kanyang pamilya. Kaya nagkaka-away-away na sila. Hindi napapansin ng tao na ito'y galing sa pagpunta sa mga potential. Yung paninir. No? At ayon naman kay Father Lunik Legaspi, na isa ding exorcist, ito po ang kanyang pahayag. Item na ito ay ipinasa down the generations. Paano nangyari na maraming ganito sa Pilipinas? Alam niyo po, lumalabas kasi na napakaraming mga ninuno natin ang nagkaroon ng pakikilahok sa okultong gawain, batid man nila o hindi. Alam niyo po, lalo na sa probinsya at maski naman dito sa siyudad ngayon, madalas na takbuhan ng saklolong lunas sa karamdaman ng tao ang mga manggagamot o albularyo. Mabuti ng mabuti kung ang mga albularyo naman ay pawang herbalist lamang. Tulad ng mga lehitimong doktor na nagpadalubhasa sa paggamit ng herbs. Pero mas malamang sa hindi, ang Pilipinong albularyo ay espiritista rin. At kadalasan pa ay may angking psychic mediumship abilities.
Naku po, dyan tayo madadali. Paano kasi natuklasan ko bilang eksorsista na kung ang mga ninuno mo ay manggagamot na espiritista, kahit ilang generasyon na ang layo mo sa kanila, may epektong espiritual ito sa iyo. Hindi lang yan. Kung naging bukas ang mga ninuno mo sa pagtangkilik sa services ng albularyo at espiritista, tiyak, may balik sa iyo ngayon ito. Kahit ilang henerasyon pa ang agwat mo sa kanila, aware ka man o hindi, panghihira. Ang pahayag ni Father Manit Legazpi, isang chief exorcist sa diocese ng Novaliches, at Father Jose Francisco Siqueira. So kaya, yung katanungan mo tungkol sa albularyo na naninirahan sa boarding house, una, nangimiligro ang naturang kwarto magiging infested dahil naninirahan ang naturang occult practitioner. No? Kaya kung sakaling wala na siya, kailangan yung i-break ang consecration at ipablay sa pare. At yung katanungan mo tungkol sa ipinalibing sa naturang mga lupain bago itatag ang naturang building, kailangan ma, kung meron mo kayo mga exorcist sa diocese, kung wala man, pwede ang parish priest ninyo, no? Na ipabreak ang consecration sa lupain, ipa-deliverance, at ipablis muli ang building. Ipapisal talaga sa nanay mo, na sa mama mo, ang naturang mga gawain. Okay, teka muna ha. May tanong lang ako, Brad Juan Miguel. Totoo ba na yung mga ganong lana o mga oil na ganon is may bato, may ugat, may kahoy? Mapuprotektahan ba yung tao sa kulam? Merong mga ganyan, Brad. Hindi daw makaka, lalo na kapag si Brad Juan Miguel yung kukulam, hindi mapuprotektahan yung ano nyo, yung sa lana na yun. Ako may ginawa ako dati. Yung mga bote na mayroong cross sa ano, sa loob, ay ginawa ko yon. Hindi ito maka-protect sa tao. Malakas yung mangkukula. Hindi. Sabi ni Brother Juan Miguel dito, tanong ko sa kanya, kaya bang, alimbawa si ate, meron siyang gano'n, no? Tapos may naputos sa kay Brother Juan Miguel na kulamin si ate, nalabawa, ganyan. Kukulamin ni ito naman si ate naman, nagpaniwala naman si ate na mapuprotektahan siya nung lana na yun, yung nasa garapa na yun ng Epicacent Oil. Akala niya mapuprotektahan siya, ba't ako tinablan? Meron akong protection. O yun, so, malakas talaga, ano? Lalo na si brother dito. Malakas, hindi protection. Wala. Yung ano, nagawa ko ng ano. Wala po eh. Oo, yung mga... Walang problema yan. Oo, yung lana. Kahit itapon mo pa sa busura, kahit ibuhos mo pa sa CR, walang problema. Oo, so wala. Basta ito lang ang turo natin, kapatid. Maprotektahan po tayo if we are in the state of grace, proper faith, and proper disposition of morality. So, consecration to the Blessed Virgin Mary, consecration of Saint Joseph. At layuan talaga natin yung mga occult, yung mga manggagamot. Ano po ba ang pwede natin layuan? Pakinggan muna natin si Father Nonet Legazpi, isang exorcist. Kung sakasakaling matunghayan mo na si albularyo ay galing sa lipi at lahi ng mga manggagamot, umalis ka na. Kung siya ay may mga kamag-anak na nanggagamot din, umalis ka na. Kung siya ay may edad na at naghahanap ng mapapasahan ng kanyang kapangyarihan, umalis ka na dyan sa kanyang harapan. Kung siya ay may mga salitang sinasabi habang nanggagamot sa lengguwaheng di mo naunawaan, umalis ka na. Kung bago siya manggamot ay nawawalan siya ng ulirat, kahit saglit, na parang nawawala sa sarili o may pumapasok na espiritu sa kanya, umalis ka na. Kung mayroon siyang sinusulat sa papel na mga salita at ito'y binibilot o hindi kaya itinatapal sa balat ng pasyente, kung minsan nga isinusulat ito sa salumpas, pagkatapos ayun ang itinatapal sa sakit, umalis ka na.
Kung siya ay may ritual na pamulong, pagpapausok, pagtatawas o pagpapaduho, at iba pang mga ritual na gawi lamang ng mga espiritista, umalis ka na. Kung sa iyong observations ay makikita mong nabubuwal at nahihimatay ang kanyang mga pasyente kahit saglit pagkatapos niyang hipuin o hindi kaya patungan ng kamay, umalis ka na. Kung si Albulario ay nagsasalita ng mga ingay na walang kabuluhan, hindi kaya nag-speaking in tongues, ala charismatic mode, umalis ka na. Kung siya sa simula pa lang ng consultation ay sinusukat ang pagkakapantay-pantay ng mga hiniliit na daliri ng pasyente, umalis ka na. Kung siya ay napansin mong gumagamit ng mga baraha o tarot cards para malaman ang sakit o ang kalalagayan ng pasyente, umalis ka na. Kung ang nabanggit niyang readings sa mga pasyente ay tulad ng sumusunod, "Uy, may nakabati sa iyo. May nagagalit sa iyong kapre. May nagkagusto sa iyong tikbalang. May duwending nais kang dalhin sa kanyang kaharian at gawin kang prinsesa." At alam nyo, iba pang pambihirang readings, umalis ka na. Okay, so yun, para mag-guide ang lahat ng mga nakikinig ngayon. Rosendo? Okay, so, yun lang. Madrag, isa nyo? Sige. Apo, ano po kasi, yun po nilibing, hindi ko na po kukunin yun. Hindi kasi, parang inano po niya eh, nilibing niya po sa, yung sa simento ba? Parang simentohan ha. Una, mag-umpisal ka na lang kapatid na inilibing mo yan at dahil kayo ang may-ari sa bahay, pwede nyo kung saan inilibing, magdala ka ng holy water at mag-prayer for protection ka. Pagkatapos ng prayer for protection, i-prayer mo, "In the name of Jesus, I break the consecration of this area. In the name of Jesus, I break the consecration of this house." Yun. Tatlong bisis, "And I command all evil spirits associated with this consecration depart right now and never return." Then, cleansing prayer. Okay, so... Okay po. Yung Benedict Vedal po, yung sinasabi ni Father kanina, pwede po ba yung libingan? Pwede. Four corners sa bahay ninyo, pwedeng lagyan ng Benedict Vedal. Yung lupa talaga, yung lupa na ganun po, pwede ba yung lagyan? Yung lupa, pwede. No. Hindi kaya siya maano, Brother Fidel, kasi andun pa siya eh. Ha? Hindi kanya malaman. Haluan ninyo ng exercise asok. No? Pero mas mabuti na ang pare na lang ang magsagawa niya, ipublish ninyo ang area dahil nandyan siya nakatira. Malakas yun. Oo nga, nandiyan siya nakatira. Nahihirapan po kasi kami kasi hindi naman pwede na pa-policy namin siya ba? Kasi... So, mas mabuti na i-request niyo ang parish priest ninyo na mag-bless. At saka, gusto ko lang pong tanong, last na lang po sa anak ko po kasi doon ko po yung isang anak ko na babae doon sa bahay namin eh. Kasi yung bote ng mama ko, andun po kasi yun sa kwarto niya nilagay nung una. And then po, yung anak ko po, parang nag-iba yung ugali niya. Tapos, tatatakot na siya pumunta sa kwarto namin kasi may mga ano kami doon eh, may mga yung mga ano mga statue ni Papa Jesus na Mama Mary, may altar po kami doon, tapos parang natatakot siya, parang hindi ko alam eh kasi bata pa lang po yan siya, ano na siya, dinadala na sa albularyo ng mama ko, baby, kahit baby pa lang. Baka infested kapatid, yung husband mo, hindi ko alam dahil siya palaging nagsunod ngayon, kung maka-order kayo na o magkabili kayo ng aklat ni Father Jose Francisco Siqueira, yung Handbook of Prayer and Deliverance, yung husband mo pwede una mangungumpisal siya. Pagkatapos na mangungumpisal, pwede niyang i-pre-over ang anak ninyo. I-break ang consecration, i-break ang curses and spells, i-break yung unholy ties, then pwede rin na kanyang i-deliverance. Pwede po. Sige po, kasi nakikinig po siya ngayon eh. Pwede lang po siya lang po ng deliverance na po. Okay, sige po. Sige po.
Salamat po. Yun lang po yung tanong ko. Thank you po. Ang kanyang authority upang maprotektahan yung buong pamilya at yung mga anak ninyo. Thank you po. To make his message known, he's our response.